start recording. We're heading now to Presentacion, Camarines Sur, going to Aguirangan Island! Yay! Ito yung mga kasama ko, yung mga plastic. Yay! Except sa kapitan ng San Isidro. Kaplastikan! Yan. So dahil mayaman kami, meron kaming service. Pakibukas yung aircon. Pakibukas. Okay. Yung seatbelt, open. Ito yung seatbelt, ha? Yeah, yung seatbelt, okay na? Automatic na pintuan. Automatic? Pintuan! Hindi sabayin ka. Uy, tama na! Nagkurula! Nagkurula na! Inis pa! GoPro, stop recording! Hi guys, welcome to Banana Sunday. So ngayon, wala pa kami sa Aguirangan. Nasa ano pa lang kami ngayon? Hanawan Island! Yeah, ang kagandaan papunta ng presentasyon kasi maganda ang mga tanawin niya, and we just drop by here kasi maganda yung bridge for photoshoot. Siyempre, kahit papaano, mas maganda na mag-photoshoot doon sa mga dadaanan talaga. So ito yung mga malalandi kong friend. Yan. Ano pa din? Picture. Yeah, groupie. Uy, wait lang! Lol! Oh, picture! Yung papunta sa presentasyon, papunta dun sa Aguirangan Island, it takes only 1 hour and 30 minutes. Pero hindi mo ma-feel yung pagod kasi magaganda yung tanawin dito. Kasi mapipil mo talaga yung nature. Even though na matagal yung van, maganda rin yung mga pinupuntahan talaga. So better nang pumunta sa mga nature kasi maganda rin yung mga dinadaanan. California! Mayayaman kong friend. Ay, alat lang, marurong! Marurong pa. Yan. Dahil mayaman kami, may service kami. Nakakayaman yung service. Ito yung lock. Yung seat belt. Kapitan. may kita mga picture solo. Pagod na kayo? No. Ako hindi pa naman, pero habit na ako. Always, since birth. Alam ko yun. Ito mga nanahilo na. Ikaw po, Kap. Interview lang po. Outside experience po sa Aguirangan Island po natin. Okay po ba yung biyahe natin? Okay lang. Okay lang dyan. Okay lang? Cut! Ikaw, ayos lang? Aguirangan! Ayun! Sikit lang pati o. Hindi talaga sa dito lang pala talaga siya. Dilimutan tayo na. Yan. Kakarating lang namin sa Aguirangan. So sa ibang vlog, sinasabi nila from Naga to Aguirangan, it takes 2 hours. Pero sa case namin, from Pili kami, inabot na kagad kami yung 2 hours kasi may mga drop-by kami na picture-picture, tama? Yes! Yeah, picture-picture, and syempre depende rin talaga sa sakyan, tapos depende rin sa takbo. So, kung pupunta kayo dito, syempre ang i-budget nyo ng time, medyo mahaba-aba.
Kasi katulad nito, instead na 2 hours lang, nakalagpas pa kami and nagtanong-tanong pa kami. Mabuti na lang nandito si ate na tumulong sa amin. Ate! Hello po, may video po tayo. So thank you po. Siya po yung tumulong po sa amin kasi nakalagpas po kami. Kasi hindi po, wala kasi siya proper signage kung saan po talaga yung Aguirangan talaga. Kaya nakalagpas kami kanina, kaya bumalik pa kami. It takes time pa pagpapunta doon. Malapitan, wag lang mapisa. Pag napisa siya, delikado. Makati. Pag nakati, pag if ever lang na napisa namin, paano? Makati siya, pupunta lang doon. Ah, okay. So, pwede siya umahawakan. Hindi lang daw siya pwedeng anong tawag doon sa Tagalog? Basta bawal lang daw siya masaktan at ma-cramps ang tawag. So, dyan, kakaraw lang namin. Pasundo kami, ano, tre? Mga tre, ganun. Tapos yung sa mga sir, saan na lang? Apo. Boka. Yes, this my rocking friend. Na kami ngayon sa Aguirangan Island. Oh my god. Pwede pa nakabot siya. Sa... Hindi ate, pima na. Pagkita pero okay man siya, safe man siya ano. Buhangin pa yung apaka namin. Pero si mga, may mga jellyfish daan doon man. Pwede man daan siyang kaputan. Dahil lang daan siya. Ano English kang mga ano? Ay, Tagalog ka. Marunok. Bawalan daan talaga siya. Kaputan. So ngayon nandito na kami, nag-aayos lang kami ng ano namin, okay. Kung paano gagawin namin dun sa dagat. Yes, so ayun yung dagat o. May jellies dyan natin. Yes. Hello! Kasi madami daw kasi ditong sea urchins, yes. Ano ang tagal ko mga pusi? Ano? Pugita. Magpugita. Dahil lang po. Ano ba ate? Jellyfish. Ah, ano? Ano? Jelly. Tagalog. Mga purita, may kita pang cottage, ate. Nagtsatsagalig. Pero yeah, mas bet. May GoPro man kita. Pang mayaman. Mga mayaman kong friend. Pagkakin niyo pang ID. Sitong ko ba? Yan, may friend ako, i-explain sa inyo kung ano ang purpose nung ilalagay niyang sunblock. Even though hindi naman talaga sa kanya bagay na mag-sunblock, pero i-explain niya kung bakit. Ha, hello mga tagata ngayon, oh. Wala to, let's cut! 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 Take two. Hey! Hello? Yan. Explain mo na. So ngayon, nandito tayo ngayon sa Aguirangan. So dapat, pag nagsiswimming ka, may dala kang sunblock. Yes! Sponsored by Nivea Sun Ultra Sport. SPF is 50. So, so what's the difference? So the difference between the SPF 25, 10 and 15. Yeah,
Wrong! So hanggang dun lang. Thank you. Say hi to my vlog, Sixto. Happy birthday. Hi po, hi po. Hi, hi Philippines. So how's your birthday vacation here? It's so... Magayon siya, magayon. Okay, nag-overnight ka ba, Digdi? Yeah, yeah. Okay lang. We overnight. Isa sa pinaka-hassle part ng pag-travel ko kasi malabo yung mata ko. So, para sa picture, naglalagay ako ng contact lens patapunta. Pero if ever nag-swimming lang, nanadala ako talaga ng pantanggal ng contact lens, which is so, yun ang pinaka-hassle part sa part ko. Kasi sila nag-enjoy na kasi malinaw yung mata, eh ako malabo yung mata ko. So, mamaya, may kasama ako kasi mamaya din sila makikita. Yun ang pinakamahirap sa part ko kasi malabo yung mata. So, ngayon, nagsasamal muna ako ng contact lens. Make sure na hindi dapat mahulog yung contact lens mo kasi wala na siyang papalit. Yan. At after nito, make sure mo lang na may tatago mo yung contact lens mo kasi wala siyang ano, wala akong ibang contact lens. Ngayon, tapos mag-BS na lang. I'm all set. So, tara, sige. Punta na kami din sa beach. Ano, nakalimutan lang siya. Ay, nakalimutan na? Shades, okay. For picture, for pose. Yung shades ka, di ka alam kung nasaan. Alam mo ba? Hindi ako makakalimutan. Yung baba ko matulis. Matulis yung ibang ano. Yung rock. Kaya just be careful. Mas better na magdala nung ano. Nung ang tawag doon? Mandals ba tawag doon? Basta yung sa paa. Yung sandal sa paa. Yes, yung shoes. Oh, so, wait! Alas! Yeah. And then, fish din. Na makikita dito. During low tide, may makikita dito mga formation and meron dito yung mga sasabihin po ng kaibigan ko kasi siyang mahilig talaga sa mga animal, sa mga kabaro niya. I have something here, our smallest seashell here and we have our biggest seashell there. Right, this one. Seashells. There's a lot of... look at that.
and more. Pero maliliit lang yung mga starfish dito. Pero syempre, may malalaki rin. Pero until now, nag-aana pa rin. Pero may mga sea urchin din. Kaya be careful talaga. Kasi syempre, yeah. May nakita na pong sea urchin. Sea urchin. Pero meron po kami kaibigan na kamukha ng sea urchin. Kap, ano man ang nakikita natin, Kap? Starfish, baby starfish. Baby shark, baby starfish. Yeah. So may enjoy to more formation during low tide lang. Pero mostly mga hapon ata yung low tide. Ibibigay siya ng mga girangan. Siyempre, we need to protect their habitat pa rin. Siyempre, need to dapat kumuha ng mga starfish, yung mga maliliit pa, yung mga fish. Dapat, pangalagaan rin natin ito. Siyempre, para makita rin ng next generation natin kung gaano kaganda rin sa girangan. So, dapat dito pala, magsimula na tayo na i-protect ito. Yan, sa girangan, isang pamilya na dito, where sila sa isang bahay na nakatira dito, so residential siya. So pag mamayari po ito ng crowding siya, or ano po, ng private pala siya, tapos kaya yung entrance niya mapapunta dun sa private. So 50 pesos lang siya entrance, pag overnight 100. So if ever may mga nakalimutan pa yung mga bibilihin sa city, pwede kayong bumili dito mismo sa may Aguirangan. Pero yung siyang available nila. Have your overnight here. Talaga lang kayo ng mga
power bank and mga yung sa mga ano, flashlight, then yung mga pwede na pang overnight na pang matagalan, yun ang advisable dito. Rose Island, ito yung first island ko na nalibot ko yung buong island. Kasi, just like around 1.6 kilometers. Depende pa. Depende pa kung mag-picture-picture kayo. Pero, you can libot in yung itong island by 5 minutes to 10. Basta, depends kung mag-picture kayo or hindi. Pero kami kasi, nag-picture kami sa itik. Model post. Kakaiba itong dagal kasi minsan maalan, minsan hindi. Depende rin talaga sa weather. So ngayon hindi siya maalan, pero kanina nang umulan, super alon siya. So depende talaga sa weather kung maalan siya. Okay na po. Ate Emma, alam mo kung ano mga bundok yan? Hindi. Bicol Mountain. So, mamimiss ka namin, Jack. So, ito yung first island namin ngayong year. Kagad naan pa dito sa pala sa Aguirangan Island kasi palit niya yung mga bundok, mga landscape. So maganda talaga sa tulip dito kasi parang safe ka. How's your experience in the Rose Island? Grabe, ang Rose Island, nakakapagod siya, pero sulit. The best. Sulit. Saan naabot ang 500 pesos mo? 500 pesos with 3 service, yes. Back and forth, yeah, right? Yeah. So, i-recommend mo to sa friend mo? Of course, yes! Dapat lang! Oo, kasi promote Bicol. Yeah. We need to explore Bicol first before others. Yeah, we're living now in Aguirangan Island. I mean, Rose Island. Nasanay lang talaga sa Aguirangan Island. So, dapat, pag-aalis kayo sa isang island, dapat wala kayong iwan na mga dumi. So, sa case kasi namin, may naiwan kami ibang dumi, pero sabi daw ni ate, sila na daw yung bahala doon. So, kinuhaan rin namin yung contact number ni ate para if ever, ilalagay na lang namin sa content nitong vlog para meron kayong makuhang information for reservation na din. Para if in case, may idea kayong mas malapit na idea kasi mga taga dito talaga sila. So ako na mamasabi mo na. Dali na. Tara na. Main Rose Island.
for more vlogs, please subscribe to my YouTube channel.